What's up mga pajak, meron tayong mga bags dito from Cefal. Ito mga to, mga bike bags to. Bags na kinakabit sa bike and also bag na ginagamit habang nagbabike. Sa video na to, check lang natin yung mga to. Meron tayo ditong saddle bags, rain bag, tsaka hydration bag. Sa mga hindi pa nakakaalam, Cefal is a well-known brand na sa paggawa ng mga iba't ibang bike accessories or bike items. Isa sa mga popular products nila is yung mga hydration bottle. May ginawa na tayong video tungkol dun. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Ngayon, meron tayong ilan sa mga bike bags na ino-offer nila. Actually, sobrang dami ng mga bags na available from Cefal. Ito yung meron tayo dito. Ito yung check natin. Ito, saddle bag. Na-testing ko na itong gamitin eh. Ito yung isa sa mga saddle bag na nakita ko na maganda yung build quality. Ito, 750 pesos to. SRP. May less pa yun sa shop kasi SRP lang naman. Depende sa bike shop. Pero, iba to kaysa sa mga saddle bag na na-try ko before. Kasi ito, parang may hard shell siya. Itong part na to, hard shell. Itong part na to sa ibabaw, hard shell. Ito yung large. Meron silang small version itong iron pack. Ganda yung size, ganito kaliit. Check natin ito mamaya. Iba to kasi yung top part nito, may plastic dito na kakabit to dun sa saddle rail. O dun sa bakal ng saddle. Sasampay lang siya na ganun, tapos stable na siya. Natry ko to sa MTB, stable siya. Hindi siya nagsiswing, hindi siya mauhulog. Actually, madali siyang ikabit, mahirap siyang tanggalin kapag nandun na sa saddle rail. Hindi ko alam kung anong technique eh, pero ginagawa ko, tinitwist ko lang eh. So wala ka ng velcro na i-ano sa gilid. Ito na lang, plastic. Na hard plastic. Nung una, I feel sketchy dito eh, sa ganitong style eh. Iniisip ko ba matanggal siya, mahulog siya. Pero nung kinabit ko siya, nung tatanggalin ko na gusto ko ilipat sa ibang bike, ang hirap niyang tanggalin. Sobrang solid itong ganitong style. Ito, reflective to. May part dito na pwede mong pagkabitan pa ng ilaw. Dito sa ilalim, ito, waterproof to. Yung material nito. So, kung nagra-ride ka sa ulan, tapos dadaan sa basahing gulong, di ba? May tatalsik dun. Ito yung sasalo kasi kapag nagkabit ka ng saddle bag. Yung saddle bag mo, ang dami niyang sasalo yung natalsik ng tubig. So, ito, waterproof. Hindi mo babasa kung ano man yung lalagay mo sa loob. Kung maglagay ka ng phone or ng pera, safe yan. Yung opening niya, malaki din yung opening niya. Ayan, ganyan. Dito sa mismong takip, meron pa ditong compartment na may net. Tapos, may nakalagay pa nito. Pag wala kasi niyan, malambot siya. Ito, waterproof material naman to. Hindi din masisira to. Hindi siya basta karton lang. Plastic siya. Nalagay siya dito para hindi ma-deform yung shape na dito sa baba. Kasi malambot siya eh. Dito lang sa taas yung hard shell niya. Tsaka dito sa mismong takke. Para sa akin, ito yung perfect size ng saddle bag. Especially kung MTB yung gamit mo. Sample ito. 29er na inner tubes to. Ayan. Lagay ko dito. Fit na. Also ito, multi-tool. Kung saan ko nilalagay yung multi-tool, pwede mo nga siyang lagay dito sa ilalim. Pwede dyan, para hindi siya mag-contact dito sa inner tube. Meron kang divider na ganito, or pwede rin dito, sa bulsa dito. Yan. Tapos maglagay ka pa ng pera mo dito or something, kung anong gusto mo ilagay, pwede pa. Also maluwag pa siya, may pwede ka pang ilagay. Like itong tire levers, pwede mo pa siyang ilagay. Yan. Ayan na, sakto. For MTB use, saktong size to. Kung road bike yung ginagamit mo, mas maliit yung space na sasakupin ng inner tube na pang road bike. So, mas maganda, mas maliit pa dito. Dito yung strap na kumukontak dun sa seat post is Velcro. Velcro style. And meron itong parang goma na to. Itong goma na to, para hindi siya mag-slide sideways. Maganda din na meron ito. Yung ganito, wala to sa mga murang mga saddle bag. Basta Velcro lang na strap. Ito meron. So yan, yeah, mas secured, mas stable. Yung zipper niya, may parang waterproof lining. Hindi rin siya waterproof eh. Siguro pag nilubog mo to, papasukin ng tubig. Pero water repellent lang siguro. Maluwag pa nga siya eh. Kasha pa dito yung phone ko. Siguro kung maliit lang yung phone nyo, kakasya. Lalagay ko sa gilid itong tire levers. Anong kakasya pa eh? Feeling ko kakasya pa. Kung kakasya pa nga. Nalagay ko pa yung phone ko. And maluwag pa din siya. Pwede ka bang maglagay ng patch kit. Kakasya pa. Try natin ikabit. Yan. Ito yung nilalagay dito sa may seat post. Itong goma na yan. Kakapit yan dyan. Para stable. And dito. Hindi, dapat pala di ko muna nilagay ito. Huli pala dapat yan. Kasi challenge yung pagkakabit nito dito eh. Madali lang siyang ikabit. And na yun, hindi na yan matatanggal. Titwist mo lang na ganun. Depende pala sa saddle. Kasi may saddle akong nakabitan nito. Ang hirap niyang tanggalin. Ang hirap niya ikabit. Siguro depende sa space dito sa part na to. Depende sa up portion ng saddle rail. Kung malaki pa yung space or sobrang liit na
doon ka mahihirapang magkabit at magtanggal. Pero yan, pag nakabit mo na yan na ganyan, ayan na yan, hindi na yan matatanggal. Hindi naman siya mahuhulog. Basta-basta, hindi siya matatanggal. So, stable siya, secure siya. Ito yung bagay sa MTB. Next, ito. Iron Pack din yung model nitong isang to. Ito naman yung Iron Pack MDS. Siguro M medium. Iron Pack L to eh. Ayan yung size difference nila. Ito tingin ko the best to kung road bike yung gamit mo. Kasi maliit lang siya eh. Hindi siya sobrang bulky para sa road bike. Kasi sa napapansin ko, parang ano, ayaw nung mga naka-road bike na magsasaddle bag eh. Kasi pangit daw tingnan. Kaya kung makikita mo, sila nilalagay lang sa bulsa sa likod yung mga gamit nila lahat. Pero kung ganito naman kaliit yung saddle bag na gagamitin mo sa road bike, bagay na bagay. Malinis pa din tingnan. Kasi maliit lang oh. Ganito ka bulky yung inner tube na pang MTB, yung spare na dala mo. Sa road bike naman, ganito lang. So, ayan yung diferensya. Kaya okay na yung ganitong size ng saddle bag for road bike use. Yan, nalagay mo lang, may space ka pa for tools or patch kit or tire levers, meron pa. So, meron ding bulsa dito. Yung part na to, hard shell din, same dito sa mas malaki. Yung top part din is hard shell. Yung baba na part, same din na waterproof. Yung overall, water repellent siya kasi sa zipper pa lang, makikita mo na eh. Yung mounting strap dito sa harap, ganun din, meron ding parang rubber material na to na magko-contact dun sa seat post para stable siya. Sa side nga lang nitong saddle bag, yung attachment niya para dun sa saddle rail is fast strap, gantong style. Meron din itong plastic dito sa loob. Pampatigas lang dito sa ilalim na part nitong saddle bag. Ito may ganito, tsaka meron pa nito eh. Ewan ko para saan kaya to. Sakto na ilagay dito yung ano, itong tools. Ayan. Para hindi na nagko-contact directly yung tools dun sa inner tube, baka sibutasin din. So ayan, may protection siyang ganyan. Tire levers din siguro para hindi kumalog-kalog yung mga to, para hindi mag-rattle. So actually, meron ito. Dito sa mas malaki, meron din palang ganun. Pareho sila na ganyan. Tela na makapal. Parang garter yung material. Stretchable yung material. So ganyan. SRP nitong Iron Pack MDS is 680 pesos. So mas mura siya ng konti dito. Overall build quality, maganda yung pagkakagawa sa kanya. And bagay na bagay talaga kung road bike yung pagkakabitan mo nito. Sa road bike, ito yung ginagamit ko, medyo malaki, di ba? Ito yung Zepal Iron Pack na maliit. Tingnan nyo yung size difference niya, parang kalahati lang nito eh. So kung road bike, mas sleek, mas bagay ito. Yan, para ikabit, madali lang din, ganun lang din. Etong part na to, yung kakabit dito sa seat post. Yan. Etong part na to, lulusot yan dito sa saddle rail. Tapos, lusot lang dito. Adjust mo lang. Yan. Yan na. Diba? Mas bagay siya talaga sa road bike kasi maliit lang yung footprint niya eh. Hindi siya sobrang laki. Pero, andun na pa din yung dala mo. Inner tube mo pang road bike. Yan. Ito yung isa pa nating saddle bag dito. Ito naman yung Z Light Pack L. Ang kaibahan nito sa Zepal na mga saddle bag, yung Iron Pack, meron yung parang hard shell. Dito sa part na to, hard shell to. And also dito sa top part, hard shell. Mas matigas siya. Itong Z Light Pack, malambot siya all the way. Meron lang siyang parang insert sa loob na nagbibigay sa kanya ng shape. Same dito, pero mas malaki. Nakaikot yan dito sa taas. All the way paikot dito. Mas mahirap tanggalin. Pero same lang na ganito, plastic material, and also meron din itong parang garter na to. So yun lang, basic lang yun sa loob, walang bulsa dito, tapos I think water resistant din to. Judging din sa zipper niya, may logo dito ng Zepal, reflective, yung mounting niya dito sa harap, wala nung parang rubber na nandito sa Iron Pack, simple lang, ganyan lang. Also doon sa side is velcro lang din. Eto, mas malaki, mas madami kang malalagay dito. SRP pala nito, 600 pesos. Isang velcro strap lang para dito sa gilid. Maglulup muna siya dito. Tapos, lulusot dito sa ilalim. And itong part na to, sinulup uli. And abutin niya na yung velcro strap dito sa kabilang side. Yan. Mas malaki kasi siya. Kesa doon sa yung mga ibang saddle bag. Mas madami kang pwedeng mailagay. Kaya lang, kung build quality sa build quality, mas maganda pa din yung, ano, yung Iron Pack eh. Ito naman yung Z Frame Pack. Frame bag naman to. Sa mismong frame na to kinakabit. Common sa mga frame bags is pahaba siya. Tapos may tatlong mounting points. I think ito sa loob to ng front triangle kinakabit eh. Ito yung mount mo sa top tube. Ito na sa taas. Pa-velcro lang. And ito sa seat tube. Tapos meron ka ditong zipper. Isang side lang yung bukasan niya, dito lang. Meron kang kabitan na yung keychain mo dito. And meron dalawang compartment na net style dito sa loob. Meron din parang garter dito sa loob. I'm not sure kung anong pwede mong ilagay dyan or pwede mong iipit dyan. Sa side merong reflective na print. Ayan, both sides.
pero sa isang side lang yung bukasan. Bali sa right side lang, sa drive side lang. Sabi dito, capacity nito is 1.7 liters. Ano bang pwede mong madala dito? Cellphone, pagkain, kahit tools and yung mga ilalagay mo sana dito, pwede mo na rin dito ilagay. SRP pala nito, 600 pesos. Dito siya kinakabit. Depende siguro sa frame, pwede mo rin siyang makabit dito sa bandang unahan. Pero commonly, dito siya sa bandang likod siya nakabit para ma-attach siya dito sa seat tube. Etong velcro strap na to, maliit lang ito eh. So, depende sa style ng head tube or sa frame kung pwede siya makabit na sa unahan. Para malipat sa kabilang side yung opening niya kasi nandito sa drive side or sa right side yung zipper niya eh. So depende rin sa frame, yung pagkakabit dito, pero kaya naman, mukhang kaya naman. Ito kasi triple triangle eh, iba eh. So ganyan yung magiging itsura niya. Kaya lang, issue dito, babagay lang na gumamit ng frame bag kapag malaki yung front triangle, yung area dito. Kasi ito, naharangan niya na yung lagayan mo ng water bottle. Hindi mo na ma-access. Ito kasi maliit lang eh. Compromise, bala ka, hindi ka na ba magka-water bottle. Para lang dito, so nasa sa'yo. Dito, hindi mo rin siya pwede malagay. Kailangan mo pa ng mas malaking space dito. Sa part na to, para magkasya to, kaya common talaga sa likod siya nilalagay. Hindi mo naman siya pwede ikabit pa ganitong style kasi andito yung mounting niya. Sa seat tube talaga siya. Magiging depende sa design ng frame kung pwede mo siyang ma-mount ng ganitong style. Hindi mo siya pwedeng ma-mount ng ganito dito sa top tube kasi pwedeng tumama to kapag may pedal ka. Liliit yung space mo and also yung pagbukas mo, yung zipper kasi niya dito sa part na to, so pwedeng tumapon yung ilalagay mo. Pag ganitong style talaga siya ma-mount. Dito mas okay siya kasi mas malaki yung space ng front triangle. Kahit may water bottle ka dito, okay lang, hindi mabablock nito. Dito kung may tool bottle ka, okay lang din. Depende sa design ng frame na pagkakabitan mo nito kung okay talagang gumamit ng frame bag. So dito, okay siya. SRP pala nito, 600 pesos. Ito yung Zepal C Hydro L. So hydro hydration bag. Ibig sabihin, pwede mo lagyan ng tubig sa loob. Para kapag magra-ride ka, ito yung backpack na gagamitin mo. Madami kang madadalang tubig. May kasama na siyang hydration bladder na kaya mag-carry hanggang 2 liters ng water. 100 meters yung haba ng hose and 400 grams yung overall weight etong bag. Color black lang siya, tapos may mga red na accent etong part na to, cushion to. Yung pinakang surface na nagko-contact sa likod natin, kapag suot mo yung ganito is hindi siya totally nakadikit lahat. May mga part na nakaangat gawa nito, presko sa likod. Hindi siya totally nakadikit eh. Kasi kung may bag ka tapos nakadikit sa likod mo, pagpapawisan ka, mag-stay yung pawis doon. Yun yung purpose nito, aside sa comfort, para din hindi mag-stay yung pawis natin sa likod. May straps dito sa harap, buckle yan, para sa dibdib, para hindi matanggal-tanggal yung bag pag suot mo na. Tsaka dito sa waist meron din. So dalawa. Ganun naman yung common design sa mga hydration bags. Dito sa harap ng bag, ito may pocket dito. May net sa loob. May isang zipper dito. Pwede mong paglagyan. Tapos may mga compartments pa dito sa loob. Ito, meron pang malaki dito. May malaki dito. And meron ganito sa bitan ng susi. Dito sa harap, meron pa yan. May pwede ka pa ilagay dito sa pocket na to. Dito yung loob nito, malambot yung material. Ito yung pwede mong paglagay ng phone or ng action camera. Kung meron kang pwedeng magasgas, dito mo ilagay para hindi siya magasgas. Kasi malambot yung tela nito dito eh. Dito, yung tela dito is parang ito is water resistant. O if ever yung tubig na nasa loob malamig, haharangin na nito. So hindi na mapupunta dito sa front compartment kung saan meron kang nilagay na pwedeng masira kapag nabasa. Yung main compartment, kung saan nakalagay yung hydration, pinakamalaki. I believe pwede ka pa maglagay ng ibang items dito eh. Yun lang yung compartment niya. Yun lang yung nandito. Malaki naman. May hahawak dito sa top part nitong hydration bladder. Water resistant naman yung material na ginamit. Ito yung hydration bladder kung saan mo nilalagay yung tubig mo. So hanggang 2 liters yung kaya niya. Ganito kahaba. Sabi 1 meter daw to. Yung haba nung hydration hose. Mag-a-apply ka lang ng pressure dito para masipsip mo. Hindi lalabas yung tubig basta-basta dito, so para hindi tumapon. May nakalagay dito na negative 20 degrees Celsius up to 50 degrees Celsius. O sobrang init na. Huwag daw lalagay ng juice or hot beverage. Tapos alak and milk. So not recommended, so tubig lang talaga. Pag naglagay ka ng ganun, mag-i-stuck yung lasa nun eh, amoy nun eh. Itong product ng Zepal is made in France. Especially yung ganito, garantisado ka na food grade, so safe siya. Kasi may ibang mga products na ganito, na lasang plastic or amoy plastic, kahit ilang beses mo na gamitin. Basta yung hydration products for biking, nag-aamoy plastic, lasang plastic, even kahit ilang beses mo na siya
ginamit or hinugasan. Lagyan mo ng tubig dito, itupi mo na ganyan. Yan, lulusot mo lang. Ipit na siya. Lagyan natin dito. May butas dito na lalabasan yung hose. Ayan. Nalalagay mo dyan. Ayan na. Pwede mo na siya magamit kapag magra-ride ka, pag kailangan mo ng madami kanta ng tubig. Ako personally, depende sa klase ng ride na gagawin, sakala ako gumagamit ng hydration bag. Mostly kapag may events lang, na talagang yung access sa tubig mahirap, nakadepende ka lang sa mga hydration stops, sa mga race events, sa mga ganun. Sakala ako nag-hydration bag kasi natuto na ako dati. Hindi ako nagdala ng hydration bag, sobrang uho na uho ako, wala akong mainuman. Kaya simula nun, nag-hydration bag na ako pag ganun mga events. Pero kapag mga long rides lang, kapag mga tamang adventure rides lang kasama yung mga kaibigan, hindi na kasi at your own pace naman yun. Tsaka madali naman yung ma-access sa mga tindahan or sa mga convenience stores. Pero sa mga events yun, useful talaga na mag-hydration bag. Ang isa lang nakikita ko na parang kulang dito is yung mag-clip dito sa kanya dito. Para hindi siya nakababa na ganyan tapos nagda-dangle itong dulo nito. Wala siyang clip dito eh. So yun lang. Pero maganda. Maganda yung forma ng bag, simple lang, di ba? Hindi over the top yung logo, yung design. Meron pong part nito na pwede mong pagsabitan ng ilaw in case. So pag ginamit mo siya sa gabi. Magkano yung SRP nito? Check natin. SRP daw nito is 2,000 pesos. SRP lang yun, may tawad pa yun sa mga bike shop. Tignan ko, may makita ko link nito online, lagay ko sa description kung interested kayo sa padang na to. Try nga natin, suot ko nga. Ito yung magandang gamitin na bag kapag may ride ka na, meron kang iba pang mga gamit na kailangan dalhin. Pag nakasuot na sa'yo na ganyan, tapos inom ka, kunin mo to. Ayan, makakainom ka na. Napadali niyang gamitin. That's it mga kapadyak. Ayan yung mga Zepal bike bags. Madami pang ibang mga bike bags from Zepal. Ilalagay ko sa description yung link ng website ng Zepal para makita niyo yung iba pang mga Zepal bike bags or iba pang mga Zepal products. Kung interesado kayo bumili ng mga yan, maglalagay ako sa description ng link kung saan sila pwedeng mabili. Sa mga pinakita kong bag sa inyo, alin din yung pinakanagustuhan nyo, i-comment nyo sa baba. Click nyo lang dito para mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Dito may iba pa tayong mga videos kung hindi nyo pa napanood. Panoodin nyo na lang din. Kita sila lang sa susunod pa na videos. Ride safe mga kapadyak.